Guys, nandito na tayo. Yan sa tire power na yan. Pasok tayo sa loob. May tao sa inyo kung anong bibili natin. Medyo na dito. So pricey yan. Hey guys, nakabili na tayo. Uwi muna tayo ngayon. Mag-11 na, wala pa tayong almusal at tanghalian. Pero bago tayo didiretso sa bahay, bibili mo tayo ng petrol. 91 regular lang para dito. Nilagyan naman nila ng petrol nga lang. Ano lang siya, konti lang. Wala pang higit kalahati, wala pa na puno. Pang ano lang nila yon, pang testing lang. So, nilagyan na rin nila ng oil kasi wala naman yung oil yung ano. Walang laman yung actually yung makina dry yun nung naka-display doon. Bigla nilagyan ng oil. So yun, nilagyan lang ng oil tapos gas. Almost full. Nag-dury pa rin tayo ng konti. Kaya yun, nagdala tayo ng jerrycan. Bibili tayo kahit kalahati lang siguro. Karga muna tayo ng unleaded fuel. 91.
Yun na guys, sa wakas, pangarap ko to ng bata ako. Sabi ko makagamit ako ng ganyan. So ngayon, hindi lang tayo makakagamit, magkaroon pa tayo ng sarili. Ayan. Meron na tayong Whipper Honda. Maraming brand dito sa Australia na mga ganito, pero mas okay na tong Honda kasi yun lang namang kilala kong brand eh. Ayan, 4 stroke na rin. Yung iba kasing brand, 2 stroke. So ito na, okay na tong 4 stroke. Para ano na siya, gas and go. Wala nang halo-halong oil. Pero yung mga 2 stroke naman kasi dito, meron na siyang free mix na mabibili. Either petrol at saka oil. Pero ito, yan. Pump ka lang dyan sa may petrol station. 5 liters pala ito, not 10. Ayan o. Nagbubble na kasi siya na kanina. Umapaw. Kaya, yun. Akala ko puno na. Hindi lang pa siya mapupuno. Pero okay lang. Kasi may automatic stop yung pump sa mga petrol station. Bumitaw na siya. Tapos lumabas yung ano, bubble. Tumapo ng konti. Sayang naman. Pero yan, okay lang. So, kanina, nag-demo na sila sa akin kung paano gamitin to, paano pandarin lahat-lahat. Pero try natin pandarin sarili ngayon kung makapandar natin. Pwede. So yan na guys, na-testing na natin, gumagana nga. So kaya natin paandar yan for the first time. First time ko lang gumamit talaga nito at saka magpaandar. Kasi alam mo na, di ba? Sa Pinas, mahirap maka-afford ng ganyan kung ano ka lang, ordinary mamamayan ka lang. Ngayon dito, kahit ordinary mamamayan lang tayo, no choice tayo eh, kasi ayun o, may kamahalan din naman talaga yan actually. Nasa almost $500 yan. Anong, kita nyo naman, ano, ang kapal na ng damo natin dito. So, pag nagbayad ka dito ng maglo-loan mower dyan, every month, mahal. Ano, kapal na ng damo. Tapos, ano lang to, nagre-renta lang tayo. So, ibig sabihin, no, pag nagre-renta tayo, kailangan i-maintain natin yung damo. Kaya, kung magbabayad ka naman ng maglo-loan mower sa'yo every month, hindi for how many years ka na nangungupahan, then, magkano rin yun sa isang taon halimbawa, o twice a month ka magpa loan mower, magkano rin yun? Pero ora ang bayaran dito sa loan mower yata, hindi ko pa na-try, pero parang karamihan kasi dito sa mga magpapagawa ka per hour, and then times in one year din, ganun din para ka rin bumili. At least ito, di ba, anytime kung gusto ko mag loan mower, meron na akong gagamitin kasi may sariling gamit na ako. So yun lang, magsasayang muna tayo kasi gutom na, almost 12 na ngayon. Yun, pagkatapos natin magsaing, siguro kakain na rin tayo. In short, kakain na lang tayo din. Yan, titirahin natin itong buong lugar hanggang doon sa likod. Pael itong gagawin natin ngayon. Matatapos naman ito ngayong araw na to kasi, ayun, padilim na naman. Baka umulan. 3 days later. Yun, kakalapos na natin kumain. Nagpalit na rin tayo ng damit. Ito yung mga hinubad ko na karang araw, sinuot ko ulit kasi panigurado, maliligo tayo ngayon ng talsik ng damo. Yun, tara. Simulan na natin. Ano na, alauna. Titingnan natin kung anong oras natin matatapos tong buong area na to hanggang likod. So, time check, 1 o'clock.
Yun. Bilis lang ano. Nga lang, kalimutan natin. Kalimutan ko itabi yung sasakyan. Ayun, nagtalsikan yung mga dumi. Ayun o. Sick. Anyway, yan. Mabilis lang, guys. Nga lang ito. Ang problema pala nito. Yung sabi ko na kanina, tinanong ko, sabi ko kung anong kasama ng malware na bibili natin o weeper. Ito lang daw kasi. Sabi ko, wala bang lagay ng strap yan? Wala daw, sabi sa ganitong klase, yung naka-bend, yan, bended yung ano niya, shaft. Wala daw kasamang strap o harness. Kasi kung may kasama daw strap o harness, dapat meron daw siyang abang dito na sabitan. Ito, walang kasamang, walang built-in na sabitan ng strap. So, ibig sabihin, wala daw kasamang strap yan. Ibang klase daw yun. So, parang mahirap yata ito pang matagalan kasi wala siyang strap o harness, mabigat. Hindi naman totally mabigat pero nakakangalay pa rin kasi syempre may wave pa rin yan. So yan, titignan natin sa Google kung may mabili tayong DIY na pwedeng pang ano dyan, harness, pang sabit, o gagawa na natin ang paraan. Pero sa ngayon, saka na lang muna yung harness, tatapusin na lang muna natin to. Kasi yan, nandyan na yan, sinimula na natin. So tapusin na lang natin yan ngayon, then mamaya o bukas pag-iisipan ko kung anong gagawin natin dyan, o hanap tayo sa yan, online, baka mayroong mabiling strap o harness niyan. Nakangalay nga siya pag walang strap o harness. Kahit hindi siya kabigatan, pero sa ilang minutes mo siyang gagamitin, bigat din. Actually, pinagpapalit-palit ko na, left and right ko na siya ginagamit kasi nakangalay na yung kamay natin. Pero mabilis lang, guys, oh. Dumi natin, oh. Pati sa mukha. So, ito nga pala, guys. Baka may mag-comment dyan. Bakit di ako bumili nung may gulong, yung ditulak, yung lawn mower nga. Actually, bahala ko naman talagang bumili nun. Nga lang, syempre, limited budget lang tayo ngayon. Hindi naman tayo big time na bibili tayo lahat agad-agad one time, lahat na. So, sabi ko, isa-isa lang muna. Bala ko sana bumili ng second hand na nga gamit ito, yung weeper natin. Second hand lang sana kasi may mga nagbebenta naman second hand. Yan, sabi ni Madam, huwag ka nang bumili ng second hand, naghahanap ka nga ng mura. Tapos mapapamura ka rin dyan, mamaya isang beses lang aandar tapos hindi naaandar. Tapos ngayon magkagalit ka kasi yan, gusto mo ng mura, ayan, mapapamura ka dyan. So yun, sabi niya, bumili ka na lang ng brand new, at least may warranty. Magkano lang na may dadagdag mo, at least confident ka na 100% talaga gumagana. So, inisip ko, kung bibili ako ng lawn mower, yung may gulong nga, pwede siya dito, hindi siya nakakapagod, tutulak mo lang. Wala, inisip ko naman, pagdating dun sa gilid, hindi siya pwedeng pang edging, kasi lalo na pag sa gilid, yung may bato, may bakal, hindi mo siya pwedeng ilapit dun, tsaka hindi naman lalapit talaga yun, kasi may frame yun. Ito, yan, naisasagad ko siya. Kasi nylon lang naman yon, lapit siya dito, pwede mo siyang isuong sa ilalim. Pero yung ditulak, hindi siya didikit dyan hanggang yung blade hanggang dito sa bakod kasi may frame yon. So pang from the frame, mga hanggang dito na siguro yung blade nun. So mayroon pang at least mga, yan, isang dangkal na pagitan bago siya didikit sa, yan, bakod nga. Kaya yon, naisip po yon. Pwede ko siya ipasok sa ilalim ng mga bakod, ganyan, may sasagad ko. Kaya yun ang muna ang binili ko, nga lang, ngayon ko lang na-realize na nakangalay pala sa kamay kasi mabigat. Di bali, bibili pa rin naman tayo nun, siguro yun ang hahanapin ko, kahit second hand na lang siguro. Pero depende, maghahanap pa rin ako ng ano gusto ko kasi, ano, Honda yung engine para yung spare parts ba, mabilis lang, madali lang, marami.
Kaya siguro total na meron na akong wiper na Honda. Hahanap na lang din ako ng lawn mower na Honda din. Then yun, pwede nang panulak yun, hindi tayo mga ngalay. So itong ginamit natin ngayon, yung binili natin, pang ano ko na lang yan, yan pang gilid, pang edging na lang doon sa may labas, semento, saka dyan sa may yan, bako na bakal. Natin, no? And sabi yung dumi, naligo na tayo sa damo. Buti na nag-baseline ng marumi kapagpagin natin ito mamaya pag natuyo. Naalala ko, meron pala akong strap ng bag, pang shoulder bag. Hahanapin ko yun, yun ang gawin natin panali dito. Alam ko obra yun, so hahanapan ko na lang siya ng clamp dapat dyan para may sabitan yung strap natin ng bag. Yan, so far sa isang oras na gamit natin, hindi naman siya magaano mainit. So normal lang sa makina nagiinit, pero hindi siya mainit na mainit. So yeah, pwede siya pang matagalan. Sa mga nagtatanong kung magkano nga pala itong bili ko, nabili ko to sa dyan sa Tire Power, sa Industrial ANG Supplies, Agricultural Supplies, na sa ano to, 494, tapos yun, may surcharge na $5. So yun na siya, Honda. Nawala sa isip ko, ito nga pala, naka Honda Jazz nga pala tayo. So yun, bagay na bagay yung Honda natin sa Honda Jazz. Nga lang ang dumi, no? Hindi ko naalis, talisik lahat to. Kadamo-damo rin yung sasakyan natin. Mamaya bubugahan natin to dun sa car wash para matanggal yung mga damo-damo.
One week later, ayun, nandito na. So, hinihintay natin guys. Ito yung sinasabi ko na strap o harness ng whipper mower natin. So, punta tayo sa likod. Tara natin kung obra yung obra tong binili natin dun sa ating whipper. Kabit natin dito. Yun. O kaya to. Then ito. Try to figure it out. This one goes to it. Balance muna natin. Dapat balance. So dito. Ngayon pwede dito. Kayaanin naman niya siguro yung bigat. Sana pala yun. Kayaanin kasi para hindi tayo mangawit. I think this is it. Tapos dito yan. Hindi na yan bibitaw. Isa pa sana kasama. Sige pa. That's okay. Tapos this one. Ito na yung strap nya. How this going to work? Ah, oh, like this. Magaling yata. Ganito ba? Ata ganito nga. Ganito nga siya. Ganyan. Tama na naman siguro. Ito yung ano, throttle. Tama, ganyan lang. Diba? Hindi na tayo makangawit. Kahit na maghapon tayo mag-mower kasi nga na tayo yung harness. Sibay naman siya. Ano? Ganyan lang yung gawa. Natingin ko yan lang ang pwede. Hindi naman pwede dito kasi mainit dito eh, na makina. Hindi rin pwede dito kasi tamaan yung throttle niya sa grip. So yan lang talaga, ganyan lang. Hindi naman pwede dito kasi hindi siya mababalance. Ba't balance siya? Ayan. Ganyan lang tayo. Ayan lang guys. Tapos lang ating another project. Oh yeah. Thank you for watching. See you next time. Peace.